Quintus Musti. Kinikwent, sabi ko sa'yo, oh ano bro, kamusta experience mo kay Inoue? Natatandaan ko bro, sabi mo sa akin, eto ang tanda ko ha, ang sabi mo sa akin bro, parang hindi tao, ang bilis, ang lakas, yes, ang bilis at hindi mo Welcome sa ating munting channel mga tol. Gaano nga ba kahusay at kabilis si Inaoya Inoue, ang halimaw ng Japan? Ito ay mensahe ng Pinoy na dating nakalaban ni Inoue. Pero bago po natin ituloy ang video na ito, kung ngayon ka palang napadpad sa munting channel na ito, mas mabuting mag-subscribe ka na at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa mga video at pangyayari sa larangan ng boxing na ating i-upload. Sa video na ito ay ating matutunghayan ang nagdaang laban ni Warlito Parreñas na dating WBO Oriental Super Flyweight Champion kontra sa halimaw na si Inoue Inoue na ngayon naging numero 2 na pound for pound fighter mula sa Japan. WBO 世界スーパーこれが初めてのボーイ戦右から左左以上のキャリアがあります。肩井ガードは持っているといわれています。だがただいけるとわかれば左のダブル。やはりこのあたりは井上尚弥まだ第1ラウンドですが、どう感じているのか。今は一瞬カウンターの動きを見せた井上尚弥、1、2、3です。いかがでしょう。いやあの1年間1年ぶりと、 Ang resulta sa kanilang bakbakan ay matagumpay na nakuha ni Inoue ang matamis na second round technical knockout mula sa ating kababayan na si Warlito Parreñas. Nangyari ito noong December 29, 2015 na ginanap sa Ariake Coliseum City, Tokyo, Japan. Ibinahagi ni Warlito Parreñas ang kaisparing niya noon na si Inoue sa panahon ng kanilang amateur boxing career bago pa man ito naging professional boxer, dahil isa rin siyang miyembro ng Japan's national team noon. Kaya nasasabi niya kung gaano kahusay makipaglaban si Inoue na may likas na talino, mabilis, may tapang at malakas ang stamina. Ano na talaga, kumbaga gifted na, matalino maglaro, may power, may tapang, stamina. Kasi hindi pa ako nakipaglaban ng ganito. Alam niya ang diskarte kung paano umatake at umiwas. Sigurado ako malalayo ang marating ng batang ito, dagdag na sinabi ni Parreñas. Sa kabilang dako naman tayo mga tol, alam din ni Parreñas ang estilo sa pakikipaglaban ni WBO World Bantamweight Champion na si Cuadrolas Jandril Casimiro kung haharap na ito kay Inoue. Kaya't may idea si Parreñas kung paano maaaring maglaro ang laban. Naalala ni Parreñas nung tinamaan siya ni Casimiro sa kanilang sparring session noon. Dagdag niyang sinabi, ang estilo ni Casimiro ay ganoon. Siya ay matapang magpapahuli sa iyo at maaaring wakasan ka kung mahuli ka. Nahilo ako nung tinamaan ako dahil mabigat ang kamao niya at laging nasa harapan mo lang. Kung matutuloy man ang laban sa dalawang nagbabagang boksingero ngayong December 11 bilang potential na pitsa para sa isang unification showdown sa pagitan ng WBA at IBF World Bantamweight Champion na Inoue at Casimiro. At ayon kay Parreñas, na isang laban na maaaring mapunta sa alinmang paraan, ngunit binalaanan niya ang kanyang kababayan na si Casimiro na hindi niya maaaring payagan ang laban na lumayo pa at mapunta sa kamay ng mga hurado. Kung ang laban ay lalagpas sa 7 round, papabor ako kay Inoue sa pamamagitan ng mga puntos. Alam namin na manatiling umatake si Casimiro, kaya kailangan niyang tapusin ng maaga ang laban. Kung ako si Casimiro, hindi ko papayagang lumagpas ito sa 7 round. Dagdag ni sinabi ni Parreñas. Kailangan na natin dyan yung mga
alam naman natin, hindi. Ito, si Inoue kasi, habang tumatagal, mas lalong ano eh, mas lalong, kumbaga, grabe. Para po sa ating dagdag na kaalaman, si Warlito Pariñas ay ipinanganak sa Cadiz City, Negros Occidental, na nakabase noon sa Kawanishi, Japan. At sa edad na 12 anyos, ay nagsimula na itong maglaro ng boxing sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kanyang ama. At dahil sa ipinakitang galing nito sa pagbuboxing sa edad na 17 anyos, ay napili siya bilang bahagi ng kuponan ng Pilipinas sa Baguio City, kung saan nakapagtapos ito ng high school. Siya ay dating numero 1 sa World Boxing Organization Super Flyweight Division at dating WBO Oriental Champion. Bago pa man ito sumikat sa Japan, ay naging sparring partner lang ito ng Japanese boxer. At kalaunay, napansin siya ng Japanese promoter na si Hiroshi Katsumata. At humakot naman ito ng 7 sunod-sunod na panalo mula nung manakout ito sa Meksikanong si Oscar Blanquet noong June 25, 2012. At kalaunay naharang ang kanyang winning streak mula sa Meksikanong si David Carmona sa pamamagitan ng tabla, kung saan ay isang bakanting WBO Interim Junior Bantamweight title ang kanilang pinaglabanan noong July 4, 2015. At bago pa man mangyayari ang pagkatalo nito kontra kay Naoya Inoue na second round technical knockout noong December 29, 2015. Si Warlito Pariñas ay may kartadang 26 wins, 10 losses, 1 draw at 23 dito via knockouts. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe.